COB. So ayan, naglagay siya. Ay lang, ay lang. Ay lang. Buo pa. Buo, buo. Naglagay sa pa. Kumusta mga kapadyak? Today meron tayo i-introduce na bagong mga produkto from Weapon. Naglabas sila ng mga bagong taillights. Noona akala ko isang ilaw lang, pero inilabas pala nila iba-iba depende sa size, sa lakas, at saka kung saan mo pwede ikabit. So ngayon, i-unbox natin ito, yung mga Weapon taillights. Actually, apat to eh. Tatlo yung binigay sa akin para matesting. Yung isa naman hindi ko na-uwi pero nakunan ko. So meron tayong video nun, ipapakita ko na lang sa inyo para sa first impression, saka sa looks nito, at saka kung ano yung features. Okay, bago natin simulan, papakilala muna ako. My name is Ger Victor. I make videos regarding tips, reviews, events, and even long rides. Kung bago kayo sa channel na to, welcome sa inyo. Subscribe kayo ngayon para sa mga cycling related content. At saka para sa mga upcoming videos, itik nyo na lang din yung bell button para ma-notify kayo. Okay, simulan na natin. Sa ngayon, meron tayo itong Weapon Flame, tapos Weapon Flash, and then Weapon Flicker. So magkaiba yung size nila at saka magkaiba din yung lakas ng ilaw na may measure into lumens. So pag yung lumens, yun yung measurement ng brightness. So the higher the lumens, the brighter it is. Ang like ko napapansin, lagi ako nasisiraan ng taillight. Konting recharge lang, hindi na gumagana, o kaya may bulb na nasisira. Minsan mabasa lang ng konti sa ulan, hindi na talaga gagana. So nakailang palit na rin ako. Fortunately, Weapon provided me with some taillights. So i-divide natin yung video na to. Una-una is yung unboxing. Ito na yun. Tapos ikukumpara natin yung battery life nito. I-charge natin ng sabay. Tapos pag full charge na sila, i-drain out natin. Tingnan natin kung sino mauuna. And then yung pangalawa is yung drop test. Kinlaim ng Weapon na dinrop nila tong mga to 50 times. Pinakita sa akin sa Weapon yung pag-drop, pero ilang beses pa lang naman. Okay, simulan natin sa isang produkto. This is Weapon Flame. Lithium polymer yung battery nito, tapos rechargeable na rin. Tapos yun na, may quick release na handlebar mount. Tapos 100 lumens daw yung brightness nito. So ito yung Weapon Flame. Kamukha nito yung cut eye rapid eh. Ganito yung design, yung pahaba. Tapos yung mga ilaw niya, parang strips lang din. Na isang buo, hindi yung bilugan. Pag binuksan ko to, ito yung mga modes. So hold mo lang ng mga 1 to 2 seconds, tapos yan, ito na yung steady na beam. Tapos merong high beam na medyo hindi obvious ngayon. Tapos higher beam, kung may high beam, may higher beam. Mas mataas pa to. And then ito na yung blink niya, yung slow na blink. And then ito yung rapid blink. Kung medyo mahaba-haba yung night ride nyo, mas ideal to para mas makatipid ng battery. Tapos itong Weapon Flame, usually yung mga taillights kailangan mo i-hold eh para mamatay. Ito naman, pag kinlik mo ng kinlik, bawat mode, madadaanan mo rin yung option para ma-off to. So ano yung kasama rito? Ito yung cord para sa USB. Meron siyang parang rubber na pang mount or bracket. Tapos may dalawang rubber, doon mo ipapasok. Ganyan. Tapos yung size niya, small saka big. Okay, so pag... Wait lang. May lakad ako. Okay, so sinushoot ko itong mabilisan at may lakad ako. So ang gagawin ko na lang, i-shoot ko na lang to along the way habang nasa biyahe. Okay, itong Weapon Flicker, mas maliit lang to, 30 lumens, so hindi siya ganun ka-bright. Pero bukod sa taillight, pwede rin siyang gamitin as light para sa helmet. Okay, so tanggalin na natin sa box. May kasama ng rubber strap, tapos may kasama na rin tong extra strap para sa helmet. Hindi lang to para sa mga siklista, para sa mga runners na rin. Kung tumatakbo ka, yan, ilalagay lang to dito sa braso, tapos kakabit dito yung ilaw. So ito yun, naliit lang. Okay, tapos meron siya ng clip. Ayan o. So ito yung beam light niya. Ito yung blinking na light niya. And then ito yung slow na blinker. Okay, so this is the Weapon Flicker. Tapos move on naman tayo sa next. Okay, yung pangatlong light naman is Weapon Flash. Ito yung tsura nun pag nasa box. Mabilisan ko lang habang sobrang traffic. Tapos mukha siyang trickle down version ng Weapon Flame. Ito yon. Kung ang Weapon Flame is 100 lumens, ito naman 80 lumens lang. Tapos 5 yung bulbs. Bye-bye. Ay. Yan. Okay, so hindi na ako driver, so makapag-video na ako. 300 milliamperes yung power ng battery nito. So nandun na naman yung rubber na switch. Ang kinaganda pa rito, hindi man siya tatakpan ng rubber na bracket. Pero meron siyang parang maliit na uwang dito, tapos kurutin nyo lang, tapos yun na, nandyan na yung pang-charge. Okay, so, ay! Actually, yung buong body niya yari sa plastic eh.
this is to minimize cost na rin, saka para mura na rin para sa mga consumers. And at the same time, ginawa ng paraan ng weapon to para pagandahin yung quality. Pagdating naman sa quality, sa durability, itetesting din natin yan. So bubuksan mo lang to, tapos dyan may sasaksak yung USB. Pagdating naman sa mga ilaw, eto na yon. Yung unang mode natin is yung beam light lang. And then yung pangalawang mode naman is yung blinking. Hindi ko alam kung may slow pa to or faster. Tingnan natin yung pangatlo. Ayan. Ah, mas mabagal. So, mas okay to para mas tipid sa battery. Okay, yung next naman, off na. Yung weapon flare, hindi ko yun nauwi pero na-testing ko yun sa warehouse. Ito yung mas top of the line na version nila. Mas mahal, mas malaki yung ilaw, saka wireless remote na rin. Ang maganda doon yung remote, meron signal light. So, bukod dun sa ilaw, magkakaroon siya ng signal kung magle-left ka or magra-right. So, ito yun. Yan. Tapos ang kinaganda dito, may remote. It will act as a signal light pag pinindot. So pag kanan, ayan. Signal siya dyan, or kaliwa. Ay bahala. And then meron yung steady lang. Usually hindi ko ginagamit ito kasi malakas sa battery yan. Lalo na pag mga long night rides. Maganda na yung nag-flicker. Ganyan. Ito, ideal na to. Okay, nakapag-bihis na rin sa wakas at naka-uwi na rin. Meron tayong 4 choices para sa mga taillights. Sobrang importante nito lalo na pag nagbabike to work kayo. Pero bottom line, generally, kung siklista ka at lagi kang ginagabi, kunwari, yan, kagaya na binanggit ko, bike to work, tapos ano pa ba, long rides, tapos multi-day rides, una-una, hindi siya mahal. Nasa below 1,000 lang yung mga presyo nito, yung iba nga below 500 pa. Pangalawa, low maintenance pa, hindi mo na kailangan ng battery. Yung mga strap niya, wala nang kahit anong adjustments, yun na yun. And then speaking of being rechargeable, pangatlo, practical na rin. And pangapat, economical. Okay, question. What sets them apart dun sa mga cheap taillights? Yung next part na video na to is yung mga test naman na pwede nating ibigay. Okay, so yan, medyo magulo. Anong oras na ba ulit? Time check. 3:42. Okay, so simulan natin sa time na to. Tanggalin ko lang yung mga... Patulog na dapat ako eh. Tapos... nag-indicate na okay na lahat, lalo na to. Ito yung pinakahuli kasi ito yung talagang drain sa lahat eh. So first test na paaga. So, hindi ko in-expect na lahat sila magkakasabay na mamatay kasi magkakaiba sila ng milliamperes eh. Itong 100 lumens, 500 milliamperes to. So mas malaki yung buga nito. Ito namang cheap, random na taillight na yung last na ginamit ko. Okay pa naman. Okay, binuksan sila, 347. So ayan, 347 na. And tingnan natin kung gaano sila katagal. Okay, good morning. 809 yung currently na ginagamit ko na light, yung generic na ano na tail light. So out na to. So mga 5 hours, hindi ko na monitor kung anong ilang oras eh. Pero pag nagbabike ako, mga more than 2 hours lang ito tumatagal. So, tama nga. Nawawala na yan. Tapos, yan. Kailangan ko mupuli ito sa sahig. Naka-boxers pa lang ako. Wala pa ako. Kagising ko lang talaga. Hindi pa ako naghihilamos kahit ano. So si weapon flash pala ito. Hindi pala si weapon flame. Si weapon flash, wala na. So ang tira na lang si weapon flame tsaka si flicker. Hindi ko naman inaasahan pero tama nga yung hula ko na most probably ito yung posibleng mag-out muna. Yung nga kasi minention ko na hindi naman sila talaga magkakasabay-sabay eh. Kasi nga magkaiba yung lumens. Since gising na ako, mamonitor na natin to buong araw. Okay, time check. 8:28. Naghilamos lang ako tapos si flicker. Pagdating ko, wala na rin. So I can say na approximately 5 hours ang buhay nito. Not bad para sa maliit na ilaw. And kunwari magre-ride kayo at inabot na kayo ng dilim tapos naghahanap kayo ng matutuluyan, okay pa rin, medyo ideal pa rin tong ilaw na to. Ngayon ang buhay pa rin is tong si weapon flare, which is expected kasi meron siyang 500 milliamperes. Malaki yung battery power niya. Mas ma-accommodate na ng 100 lumens. Ito talaga mas closely mamamonitor natin kung gaano katagal yung buhay niya.
okay running time, 2:03 PM. Tapos naka-on pa rin. As in talagang walang hintuan, ang galing oh. Grabe naman. Okay, anyway, okay na to, pasok na to. Yung iba mga battery charge ko na to, so i-on ko na rin. And then sabay-sabay ko tong ina-drop 50 times each. Okay. Simulan na natin. Number 1. 4. Pumupunta sa ilalim. Ay, hassle tuloy. Yung mga weapon lights, good pa rin. Wala nga scratch eh, oh, ang galing. Ah, pagod magpulot. Pang 27 na drop, medyo umaalog na tong flicker. Ang importante, yung bulbs niya, buo pa rin. So 1, 2, 3, 4, 5. Ma-damage man yung labas, magkaroon ng kahit anong alog, counted pa rin yun, as long as yung bulb buhay pa. 31. Number 34, si flicker, lumuwag lang yung ano, yung goma. Pinaka major na damage dito is yung plastic na ayun na may tama. The rest okay naman. So quick update lang bago tayo mag-proceed dun sa water test. Tuluyan nang namatay si Weapon Flame. Finally, time check, it's 4:48. Yun. So habang nag-edit ako, bigla na lang namatay. Sobrang na-surprise ako eh kasi 12 hours ang inabot ng battery na to. Actually, 13 hours ang inabot. So talagang, kung kukuha talaga kayo, ito na, si Weapon Flame. Napakalaking bagay, lalo na sa mga long distance rides. Final test, yung splash test or water test. Ito na yun. Yung Weapon Taillights, merong rating na IPX5. Ano ibig sabihin nito? Yung IP, ibig sabihin International Protection or Ingress Protection. Yung X, it's either waterproof or dustproof. Binigyan ng weapon ng IPX rating na 5. Ano ibig sabihin nun? IPX5 is water resistant. So pag yung mga ulan, ambon, okay pa yan eh. Pero pag binagyo yan or na-splash ng mga malalakas talagang tubig, wala na. Pwedeng pasukan na ng tubig yan tapos hindi na talaga gumana. So IPX5, that's water resistant. IPX6, that's slightly waterproof. IPX7, pwede mong isubmerge ng above 3 feet. And then IPX8, pwede mong isubmerge ng below 3 feet. Iti-testing natin yung pagka-water resistant ng weapon taillights. So, sinet ko ng mist itong... So yun yung first round ng pagbasa ng mga ilaw na to. Okay pa naman, so far so good. Spend ako mga 10 minutes para basahin to mga to. So hanggat may liwanag pa, lubusin na natin. Finally, tapos na ito na yung mga ilaw. Ginawa natin yung battery test, drop test, and then yung water test. And tingnan natin kung ano yung resulta. Bago tayo mag-proceed, isang disclaimer lang. Yung tinesting ko is isang unit lang for each model. So results may vary. Hindi natin alam kung anong klaseng testing pa yung ginawa ng mga manufacturers. Hindi lang sa weapon, pero sa iba rin. So ito na yung resulta ng water test. Ayaw na umilaw. So, okay, so ayaw na umilaw. So nahihirapan siya pag sa tubig. Okay, same case nung dati kong mga taillights. Pag nababasa, nawawala na sila. Yung iba naman, humihina. Not necessarily nagfa-fail. Pinatuyo ko na tong mga to eh, so try ko nang i-charge. Baka sakaling gumana ulit. Weapon flash naman. Binasa. Okay, working. Good. Weapon flame. Nice. Ito yung pinaka nakasustain ng maraming damage eh, lalo na nung drop test. Ito, umaalog pa rin oh. Hindi ko alam kung maririnig nyo pero... Ayan. Okay.
Weapon flicker still working. Nice. Yung mga weapon lights gumagana kahit nabasa. No loss of power, hindi humihina. Talagang consistent sila sa ganyang brightness. Okay, chinarge ko mga siguro 10 to 15 minutes yan. Parang saglit lang para lang malaman natin kung gagana pa. Okay, gumana naman. Which is good kasi may gagamitin pa akong extra. Kagaya nung sinabi... Ay, namatay ulit. Ayun. Okay. Yun lang. Ayun. Ah, okay. So, yun na. Doon na lumabas yung failure. Pagdating dito sa weapon lights, okay pa rin eh. So this concludes na talagang maganda yung quality ng weapon lights. Ginawa ko yung testing na sinabi nila, yung 50 times. Tapos din-drain ko na rin yung battery kung ganong katagal. At saka at the same time yung water test. Sinabi lang nila sa akin na IPX5 eh, pero hindi nila pinakitang binabasa sa harapan ko. Kaya ginawa ko na rin para talagang masubukan. Ang liwanag pa rin no, pag tinapat ko to sa ulo ko, bulag kayo. Yung mga weapon products, most of them merong 1-year warranty. Yung dito naman sa weapon taillights, yun ang exception, hindi the 1-year warranty. Kasi electronic device to and prone to sa wear and tear. So kunwari may sira yung unit nyo, ipatingin nyo lang din sa weapon tas sila na yung magte-testing kung talagang pasok ba o hindi. Usually yun yung mga straight out of the box tapos kaka-charge mo palang hindi na gumagana. Yun, pasok yung mga ganong klase. Pero kung kunwari nagamit mo na ng napakatagal na panahon, kailangan na nang i-test yan kung ano talaga yung nangyari. So pagdating sa warranty, it's not 1 year, case-to-case basis yan, saka for testing. So that's it. Thank you for watching. Nag-spend ako ng whole weekend para sa content na to. Yung first day para sa unboxing at saka first impressions. And then yung second day para sa mga test. Kung may mga questions kayo or any suggestions, i-comment nyo na lang. At saka kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo ngayon for more videos. And don't forget to tick the bell button para ma-notify kayo. Okay, so that's it for today. Thank you for watching. Ride safe.